Magandang hapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyo mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0918-837-4827, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga Facebook, pwede niyo pong hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Maganda hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa bad breath, or we also call it halitosis. Now, ano ba ang problema sa taong may halitosis? So, kadalasan ho, syempre, people are backing away sa taong may halitosis whenever you stop to talk with them, no? Or someone has told you frankly that you have had a bad breath. Now, ang comment ko lang ho dito, minsan no, may mga taong aware, pero may mga tao din hong hindi aware. But I do not know if they are just denial, ha? But kung sakali hong hindi aware yung tao at kamag-anak ninyo or kaibigan ninyo, maano pong kayo na ho ang heart-to-heart kumausap para naman ho malaman ng tao at makagawa ho siya ng paraan sa condition niya. And the most obvious cause, of course, is if you have eaten a dish laced with onions, garlics, or blue cheese. Pero yan ho ay mga temporary lamang po yan, hindi ho palagi. But there are other reasons, perhaps pag smoker ka ho, ayun, mabaho ho ang breath kasi amoy beho, nikotin ng sigarilyo. Ayan, yung ipin ho, or floss, often enough. So kung may gum disease din po, ayan, abscess tooth. So sa gingivitis ho, nagkakaroon ng abscess tooth. Or kung meron kang sinus infection or sinusitis, nagkakos din ho yan ng halitosis. And ang unpleasant breath ho is most certainly a side effect. Rounding out the list of suspects, certain medication, pwede hong galing sa gamot ninyong iniinom, pwedeng chronically dry mouth, so yung mga naka-amin or anti-allergy, dry mouth ho yan, nakaka-bad breath po. Of course, pagka too much ho yung cups of coffee. But yung mga sa binanggit natin na mga galing sa kinain, eh yun, eh temporary lang po yun. Hindi naman ho problema yan kasi after that incident, eh wala na ho. Ang mahirap na sinasabi nating halitosis, yung talaga hong andyadyaan, hindi na aalis. So sabi nga natin, problema sa gums and problema din ho sa ipin. So if you have tooth decay, no, gingivitis, so problema ho sa ipin, eh mas madali-dali pa ho yung i-settle. Because pag nagpa-dentist na ho kayo at naiayos naman ho yung mga bulok na ipin o yung may mga butas na ipin, so naiaayos naman ho yan. And ang susunod ho dyan eh kapag meron hong ulcer, pasyente. So, pagka matagal na ang ulcer, ayan ho, nagkakaroon din ho yan ng bad smell. Mas mahirap-hirap hong gamutin ang halitosis or bad breath pagka galing na ho sa loob ng katawan kesa ho sa ipin lamang. No? So, ayun. Kaya kadalasan, ayun, makakaalam ho niyang gastroenterologist ninyo. But, no, sabihin na natin, kung wala ka namang ulcer, na-endoscope, so open mo lahat ng pasis, walang makita. Again, are you to go to albularyo?
Again, so the answer, so again, i-rule out nyo po kung kayo ay may parasitism. Bulati na naman po, no? Kasi ho, sabi ko nga sa inyo, hindi nakikita sa lahat ng tests ang parasite. Kahit i-endoscopy mo yan, i-colonoscopy mo yan, i-ultrasound mo yan, i-CT scan, i-MRI mo, hindi ho yan nakikita. Why? Yung endoscopy at colonoscopy, live na nga po yun, napapasukan ng scope inside. Eh, syempre ho, living thing yan. So, syempre ho, masesense nila pag may papasok na camera. So, magtatago ho sila. Ang endoscopy ho, hanggang sa stomach lamang po yan. Hindi ho niyan maaabot ang small intestine. Eh, napakahaba ho ng small intestine, 6 meters. So, enough length na ho yun para makapagtago even bolus of parasite. And colonoscopy naman ho, sa rectum naman ho ipapasok ang scope, magtatago pa rin ho sa small intestine. So, 1.5 meters ang colon or large intestine. Karugtong ho yan ng small intestine, which is, sabi natin, 6 meters. So, andyan ho kasi si small intestine para pagtaguan ng parasites. So, you cannot catch them, no? So, and limbawa ho sa stool exam, ang makikita nyo lang ho dyan are eggs. If the parasite is in the gastrointestinal system, but if the parasite is in other parts of the body, like the lungs, the heart, the lungs in the case of asthma, eggs of Ascaris, in the heart, as in the case of heart enlargement, in the brain, such as in yung may mga seizure, so in the pancreas, dun sa mga taong may diabetes, and eggs of roundworms, sa mga joints, as in the case of arthritis, no? So, ninyo ho ba napansin, almost all diseases is may parasitism behind. And paano ho sa kaso ng bad breath? Kasi nga sabi natin, ang what we eat and what we drink, yun din ho ang iniinom at kinakain ng mga parasites. So, nagpupupo and wiwidi po sila, no? So, because they live on us, they throw their pupu and wiwidi to us also. So, tayo ho ang garbage place ng mga parasite. So, pagka ho loaded ang pasyente ng parasite, so, lalabas ho ang smell ng kanilang toxins, pupu and wiwi, sa lahat po ng opening ng tao. So, we have our 3 excretory pathway, no? So, opening the mouth. So, it will present as what? Bad breath or halitosis. Pag nagsalita na ho, taong loaded ng bulate, ang amoy ho niyan parang bulok na imbornal. Yan ho ang pinaka foul smelling sa lahat ng klase ng parasitism. Kumpara ho sa may sira ang ipin at sa may ulcer. Pinaka bad smell po yan, no? And lalo na ho kung air condition yung room, may meeting, kahit hindi nagbubukas ng mouth, sa hininga ho, naiipon yung amoy. Lalo na ho kung kayo ang katabi. So, ganun po. And sa pag-fart po and bowel movement. So, kahit ho kaka-bowel movement lang o everyday naman nagmumove ng bowel, very foul smelling pa rin po. Na dapat sana hindi ganun if everyday naman nagmumove ng bowel ang tao. So, dapat very foul smelling lang ho yan kung several days hindi ka nag-BM. And also, sa skin. So, lalabas ho yan sa ating pawis and also sa underarm, sa armpit po. Very foul smelling, nagkakaroon ho ng anghit ang tao na hindi ho makuha ng kahit na anong deodorant and antiperspirant. So, kaliligo lang po niyan pag loaded ng parasite at pinawisan ho yan, maasim ho ang amoy ng pawis.
So yung mga ganyan hong klase ng tao, siguraduhin nyo ho kahit na walang lab test to confirm. May bad breath, foul smelling ang pawis, masyado hong foul smelling ang fart and bowel movement, sigurado ho loaded yan ng parasite. So ano ho ba yung common mode of transmission of getting parasite? Siyempre ho, magtatanong ka na sa history kung ano yung lifestyle niya. So una mong tanongin kung may pets, how intimate with the pets, kung may dog and cat, kung natutulog kasama ang pets, kung kinikiss ang pets, loaded yan ng parasite. Kung mahilig magpaa, mahilig hong magkamay sa pagkain kahit na may kubyertos naman. Unawarely, mahilig mag-nail biting pag nanunood ng TV or pag natitense. Mahilig kumain ng hilaw like sushi, sashimi. Meron hong fish tapeworm. At kung mahilig sa rare or medium rare na steak, meron hong pork and beef tapeworm. And ayun, mahilig hong mag-touch ng pagkain nang hindi naghugas ng kamay, no? Yung mga pika-pika lang like chipi-chipi, dadampot, di naman ho naghugas ng kamay. Yan, isa rin po yan, no? So, yung pagkain ho ng vegetable salad, which is lettuce, hindi ho yan luto. So, ang lettuce ho, contaminated yan ng eggs of parasite, no? So, kailangan ho, pag vegetable salad or lettuce, dapat ho na-ozonize. But, sino ho bang nakakaalam na ang isang hilaw na pagkain, dapat ho ginagamitan ng ozonizer? So, ang ozonizer machine ho can kill all kinds of bacteria, eggs of parasite, virus and others, pati ho chemical spray. So, malinis, zero germs ho yung pagkain ninyo. Kahit ilagay nyo ho yan sa ref after ninyong i-ozonize, kahit ho 2 weeks, fresh na fresh pa rin ho ang kamatis ninyo. Kumpara nyo ho doon sa kamatis na ipinasok ninyo sa ref at hindi ninyo inosonize, bulok na. Yung na-osonize o fresh na fresh ng inyong tomato because it is zero germs. So pagka ho pala walang mikrobyo ang isang pagkain, hindi ho siya nabubulok. Ha? Okay. So yan ho ang mga pinaka-most common mode of transmission of parasitism. So kung meron kayong bad breath, maasim ang pawis ninyo, may crook-crook sound kayo pag full moon, anal itch, kumakatiho ang puwitan ninyo, very foul smelling ang inyong stool, ang inyong bowel movement, and ang inyong fart. So, pagkatapos, doon ho sa mga binanggit nating mode of transmission, medyo positive kayo, alin man doon. And, ayun pa ho, yung kumakain ng snail, yung escargot, ayan po, loaded po yan ng parasite, eggs of parasite. Ang isang kuhol or suso, nakakainin ninyo, ilang libong itlog ho ng bulate ang makakain nyo dyan. Why? Ang intermediate host ho ng parasite is snail. Same thing with animals like dog and cat. So, pag nalagyan ho kayo galing sa snail, dog and cat, kayo ho ang final host. So, yung snail ho, papasok, kung nasa soil ang eggs, papasok ho yan sa snail, makikisukob for a few days or weeks. Pagka medyo matatag na ho sila, medyo nag-mature ng kaunti yung eggs, lalabas din ho sila uli to find again another host. And kung kayo ho yung kumain ng snail, kayo ho yung final host ng snail. So, marami hong nakisukob doon sa snail na itlog ng bulate. And ang itlog ng bulate, ho, hindi nyo makikita ng mata. Sinisilip ho namin yan sa microscope para lang ho yan makita. So you cannot expect na pag humawak kayo ng aso't pusa at tinignan ninyo ang kamay ninyo, makikita nyo ang mga itlog ng bulate. Hindi po. Pero kung sinilip ninyo sa microscope yan, baka hindi na ho kayo humawak uli. So sa pets naman, dogs and cats, paano ho yan napapasa sa tao?
kailangan ho isa-isahin natin para maintindihan ninyo, no? Kasi ho, no offense sa mga pet lovers, but we are explaining this for you to be able to protect yourself from diseases, especially from cancer. Kasi ho, yung liver fluke, which is a kind of flatworm, nagkokos, isa ho yan sa mga cancer-producing kind of parasite. So, galing ho sa dog or cat, di ho ba pag nagpupuyang mga yan, hindi naman ho yan naghuhugas. They don't wash themselves because they are animals. So, dinidilaan ho nila yung kanilang anus or puwit nila to clean themselves. So, yung pupuhong lumabas doon, pasitabi ho sa nagmemeryenda dahil yung topic natin, ano? Yung pupuhong lalabas, may mga kasama ho yung eggs o parasite that goes with the stool. So, pag nilik ho nila, dinilaan nila yung kanilang anus or puwit, syempre ho, may mga sumabit na doon na pupu plus eggs o parasite. So, nasaan na po ngayon ang itlog? Nandoon na ho sa dila or sa tang. Then, yung tang po, didila nila sa fur nila to clean themselves again. So, nasaan na ho yung itlog? Nasa fur nila. So, pag naglalambing ho, pwede kayong dilaan, pwedeng sa arms, pwedeng sa face, and when they kiss you lips to lips, the eggs of parasite is transferred to you. Whether skin penetration from galing sa fur nila, dinikitan kayo, sinagi-sagi kayo, pasok ho ang itlog ng bulate, or dinilaan kayo. Kahit sa anong part, pasok ho sa inyo ang bulate. So, sa everyday ho, na pag halubilo ninyo sa pets ninyo, everyday ho kayong na-expose sa parasitism. And pag masyado na hong marami, hindi na ho kaya ng inyong immune system, magkakasakit na ho kayo. So, ang dami kong binanggit kaninang diseases, that behind them is what? Parasite. Even a cancer patient has liver fluke, parasite in the liver. Plus ho yung mga binanggit ko kanina. So, yaan hong isang katotohanan na yan ang isa ho sa reason kung bakit ang cancer in conventional medicine hindi ho na-address ang root cause. Because isa ho ang parasitism or liver fluke, a kind of flatworm na meron ho ang taong may cancer. Not only that, so the formula is liver fluke, a parasite, a fungus from peanuts, and isopropyl alcohol. Yan ho ang tatlong cause ng cancer. So gagawa ho yan ng bukol, isa, magdo-double ho, dalawa, apat, 16, so on and so forth, until it takes billions of cancer cells sa loob ng 8 taon. Saka pa lamang ho tayo makakakita ng nakausling bukol. Ang ginagamot ho natin sa ospital is what? Yung nakausling bukol, the one that is visible na bukol, plus yung mga kulakulani. But yung hindi pa ho umuusli, yung nasa ika first year, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh year. So kahit tanggalin mo, operahin mo yung nakausli na nasa ika 8th year, so meron pa hong kasunod. Yung nakapila sa first year hanggang ika 7th year, may nakaabang na ho na susulpot uli na bukol. Kaya ho, hindi ho na-address or walang total remission when it comes to cancer sa conventional medicine. Because the root cause, which is yung tatlo, nakikita ho yan sa vector scan, plus the microscopic cancer cell from the first year to the seventh year, hindi ho yan na-address. Sa clinic po natin, na-address po natin yan. Plus, nakikita po yan sa vector scan. No? So, isa ho sa dapat ninyong i-consider when you have a bad breath na kung ilang taon nyo na hong pinagagamot ay hindi ho ma-address, then consider parasitism. Don't go to albularyo. No? Kasi ho, ang tendency pag hindi nakita sa mga test, iisipin baka nakasagi o kung ano-ano man pong supernatural. No? Punta ho kayo sa amin. Let us find out through vector scan
And if it is really parasitism, may way out po kami to address that na hindi na ho kayo babalikan. Pagka ho parasitism ang cause, hindi ho yan matatanggal ng kahit na ano pa hong measure ang gawin ninyo. Kung hindi, kailangan ho ninyo ang detoxification program para ho mapatay yung mother parasite and yung eggs ng parasite through blood cleansing program. Kay ano pa man hong organ ang narating niyan. Because injectable ho ang blood cleansing, maaabot ho yan ng blood cleansing natin, yung mga eggs. Ano ho ba yung ating mga blood cleansing? High dose vitamin C, ozone, ultraviolet, and laser po. Hindi ho yan lulusot dyan. Whatever kind of microorganism it is. So, Ivy? Para dun po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 7417. Good PM, Dok. Di ko mag-gets bakit considered processed ang white rice. E, tinanggal lang naman ang balat nun. Okay, so probably hindi kita ganun ka-avid listener because you miss out the topic. Refined white flour products, no? Or pwede mo pa rin panoorin yan sa YouTube and Facebook. I-type mo yung Dr. Irene Lim, ang topic, refined white flour products. So, ang iniisip mo kasi, tinanggal yung balat, but ibang refined kasi. Ang grain kasi, meron yung outer coating, middle, and inner. So, tinanggal na yung outer and inner, which is ang laman nun, fiber, minerals, vitamins, proteins. So, yung middle layer lang ang tinira, which is ang laman lamang nun, is starch. Ang starch, pag minetabolize mo yan, sugar ang end products niyan. So, pagka refined white flour products or refined rice or refined sugar, lahat ng gawa sa puting harina, lahat ng puting bigas, lahat ng puting asukal, wala na yung laman o ibang sustansya kundi asukal na lamang. Kaya ang pasyente is prone to obesity. Siyempre, pag obese na, diabetes, nadidepress, and also cancer. Because ang receptor ng cancer cell for sugar ay mas marami kumpara sa receptor ng normal cell sa asukal, no? So, kaya mas prone sa cancer ang mahilig sa matamis at mahilig sa refined white rice, white flour products. So, lang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo po yung magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark po natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Every day, bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. Kailangan lamang ho, magpalista kayo ahead. Ibi ang mga numero. Di po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Lahat po tayo ay nagdaan sa pandemic. And sabayan niyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. At para naman ho doon sa mga wala namang karamdaman, gusto lamang magpaputi, magpaganda, at magpalakas, meron ho tayong beauty drip. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. IB? Please like us on Facebook. Account po natin ay Clinica Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan nyo po muli kami bukas. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumenyong katotohanan. Salamat po.